Ilang bayan sa Cagayan, binayo rin ng malakas na hangin at ulan dahil sa bagyong Ophel. Hindi pa man nakakabangon sa pananalasa ng mga naunang bagyo, binayo na naman ulit ng bagyong Ophel ang Cagayan. Ang ilang bayan, libo-libong residente ang inilikas na. Narito po ang report ni Brian Basa. Pasado alauna kaninang hapon nang unang mag-landfall sa Cagayan ang bagyong Ophel. Sa dulong bayan ng Santa Ana, halos iwas-iwas ng malakas na hangin ang mga puno. Ang mga poste ng kuryente halos mabuwal din, halos wala ring makita sa mga kalsada. Ang mga nilipad na yero at sanga ng puno nagkalat sa daan. Isa sa mga barangay sa Santa Ana na malapit sa Dalampasigan, napakalakas na ng pagbira ng ulan at hangin. Ganito ang itsura ng signal number 5 dahil sa super bagyong Ophel. Maaga namang nagpatupad ng forced evacuation sa mga nakatira sa tabing dagat sa Santa Ana, kaya ang mga bangkang pangisda isinampa muna sa Pampang para hindi madali kung lumakas pa ang alon. Kanya-kanya ring diskarte ang ibang residente para hindi matanggalan ng bubong. May nagtali ng mga yero at may naglagay ng mga sandbag. Sa huling tala ng Santa Ana LGU, nasa higit 1,300 na pamilya na o mahigit 3,000 residente ang inilikas na. May phobia na rin yung iba. Yung iba, hindi pa naayos gaano yung bahay. Kaya minamabuting sa evacuation center lang muna sila. Bukod sa Santa Ana, binayo rin ng bagyong Ophel ang ibang mga bayan sa Cagayan. Sa Bugay, sinuong ng mga taga-Coast Guard ang malakas na hangin at ulan para i-rescue ang isang hindi makalakad na bakwit. Maladelubyo sa bayan ng Gonzaga, pati antas ng ilog, mataas at rumaragasana dahil sa tuloy-tuloy na ulan. Sa munisipyo muna ng Sanchez Mira dinala ang ilang bakwit dahil nasira ang evacuation centers nila nung bagyong Marce. Ayon sa LGU, naghahanap sila ng alternatibong pagdadalhan sa evacuees. Yan po ang report ni Brian Basa.